sa alas 6 kasama si Alex Santos. Maghahatid sa inyo ng mga eksplosibo at eksklusibong mga balita at panayam sa mga taong may alam sa mga kontrobersyal na issue na siyang magliliwanag sa mga mahalagang usapin. Kaya tutok lang sa IC sa alas 6. Dahil rito, ikaw ay tiyak na magiging wise. I see sa alas 6. Good morning, mga kaibigan. Magandang umaga. Ngayong araw, mga kaibigan, tayo magkakasama on behalf of paring Alex Santos na maaaring ngayon ay nakaluhod dahil pagtatapos ng Ramadan ay nakikiisa ang ating Mindanao boy na si paring Alex Santos. Kami ay naririto para ituloy naman ang ating commitment na maghatid ng mga ulat, impormasyon at balita, pakikipanayam sa mga taong napag-uusapan at mga isyong maiinit na atin po namang papagsain sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa at pakikinig sa atin. Kompleto pa rin ang ating mga regular na kasama sa paglilingkod ng bayan, paghatid balita. Pinangunahan ng ating news center ang si Judith Estrada Larino. Kaya din naman ang sina Ace Cruz, dyan si Jude Alabado at si Hias Pantaleon. And of course, si Kawiner Contino, ang ating kaagapay po naman dito sa Studio to Be. Samantala, ano man po ang iyong mga pagkakabalahan today, sana ay okay ho kayo. Mahirap talaga magsalita ng naka-face mask. Pwede ko balisin muna, Kuya Winner. Sabi ni Kuya Winner, nag-iisa lang naman ako dito. Anyway, kasi bumabalik yung init at mapasok sa ilong. Anyway, ano't ano pa ba, mga kaibigan? Marami ho ang ating tinututukan at particular dyan, yung bilang ho ng mga naitatala pa rin COVID-19 cases at medyo masasabi nating bumaba na sa 5,000 yung average number at yan ho'y nangangahulugan na nagkakabisa na marahil yung mga bakunang naisaksak doon sa una at mga pagkakataong sabi nga'y pagtalima natin sa mga health protocols ay medyo unti-unti nating nasusugpo na yung virus ng COVID-19. But di tayo dapat magpakampante, wika nga, sapagkat yan po ay may tuturing nating kasama na dun sa bagong normal na ating sinusunod ngayon, mga kaibigan. At isang taon na rin namang mahigit na tayo'y nakikipaglaban ho dito sa COVID-19 pandemic. At kung inyong titignan din ang inyong mga regular na Facebook page, ay magbabalik tanaw sa inyo yung mga nakalipas ng mga panahon na kung saan merong mga nakatutuwang alala, may mga sabi nga natin bagay na nagbabalik tanaw dito ho sa kasalukuyang pandemya at mapagtatanto natin after which na bah, nakasurvive pala ako ng isang taon o ilang taon at yan ang kagandahan din naman ng pagkakaroon ng sabi ngayon natin ay a little bit of diary tulad nitong social media. So sasamahan nyo kami ni Paring Winner ng ating mga tagapag-ulat later on at ilang mga panayam habang tayo nagkakaugnayan pa rin sa palatuntunan. Ang ating mga lingal ng telepono as usual ay ating po namang ipinagkakalob sa inyo para sa inyong pag-text ay sa 0999-376-6768 at ang ating po namang hotline ay 8470-1750-254. Yan mga kaibigan. At syempre pa dun sa mga sa ganitong oras, hindi naman kasi po pwedeng kayo katutok lang sa amin at hindi nyo magagawa yung inyong mga early morning chores, mga gawaing bahay. Syempre, pasuliyap-suliyap sa FB, nandiyan din tayo sa inyong mga FB. At sa bagay ngayon, Kuya Winner, dun sa mga smart television, iko-connect na ang telepono. At pag yun ang binuksan nyo, kung ang inyong po namang mga television ngayon ay smart TV na, kung ano pa mang adapted na, sabi nga ni Engineer Winner sa kasalukuyang technology, ang radio nasa TV na. Meron ng sariling channel din naman sa pamamagitan nitong pag-online natin sa social media. So, Eid Mubarak mga kaibigan, isang maligayang mapayapang pagbati sa ating mga kapatid na Muslim sa buong mundo. At yan ay bahagi ng pagtatapos ng Ramadan, Eid al-Fitr, wika nga. At tayo ho ay nakikisimpatya sa kanila. Pero magkagayon pa man, maging yung ating mga kapatirang Muslim ay tumatalima dito sa mga protocols. Kasi kung nyo maalala, di ba Kuya Winner, madaling araw pa lang, yung mga mosque, yung ating mga kapatid na Muslim ay mga, sabi nga natin, nakaluhod na dyan at nananalangin. Pero ngayon, ino-observe din nila bilang pagtalima sa
pamahalaan doon sa direktiba na magkaroon ng mga social distancing at pag-iingat laban sa COVID-19, tumatalima sila. Sa bagay, sinasaad din naman yan kahit sa Quran at maging sa Biblia na sinasabing pasakop tayo sa ating mga pinuno. Bahagi ho yan ang ating ay respeto sa mga itinalaga ng Panginoon. Sabi nga, Happy Hari Raya, Eid al-Fitr sa lahat ng ating mga kaibigan. May the merciful Allah accept our prayers, fasting, and good deeds during the holy month of Ramadan and beyond. We receive forgiveness for our sins and transgressions. May we all have peace in our hearts and minds, sabi ng ating mga kapatid na Muslim. Ano? Anyway, yung ilang mga quotes ng ating mga kapatirang Muslim na tinetext sa akin, marami magaganda. Oh, Allah, you are forgiving and love forgiveness, so forgive me. Alumna idaka apun tuhibul apwa pahu ani, sabi niya dito. Anyway, sa ilang pa mga pangunahing pagsasabi ng balita, ano ba napagkasunduan ng Metro Manila Council? Sapagkat yan ang questions in mind ng ating mga kababayan, igit lalo pa sa mga darating na araw, particular sa susunod na linggo, at kaugnay ho dun sa sinasabing pagbababa o pagre-relax ng ating quarantine protocol. Dapat naman ho siguro, sapagkat kung di naman ako nagkakamali, di tama ako, na dahil ho sa isang taong paghihigpit, na bago na yung normal sa gabi, wala na tayong mga, sabi nga, events and happenings sa mga gabi. At nung sa araw nga, napanood ko si Alan Kay, yung kilala natin komedyante na napakatangos ng ilong. Kay Alan, isa siya sa mga talagang naapektuhan sapagkat ang negosyo niya, nandyan sa entertainment, particular sa gabi, no? Ilan yung kanyang mga, sabi nga, hangouts sa gabi. Ang tuluyan ng nagsara. At hindi lang yon, maging yung ating mga hotels and motel services, talagang wika nga natin dumapa dahil ho dito sa pandemic. At magkaganon pa man, kinakailangan ng ating mga negosyante na maghigpit ng sintron. Nakakalungkot man sa kanilang panig na may mga kawani sila na kinakailangan mo ng pagpapahingahin, pagbabakasyonin, o kundi man tuluyan ng itiwalag sa trabaho, wala silang magawa Ano, pikit mata na lang at titimbagang na lang yung mga CEO, mga chairman ng mga kumpanya pag ganoon. Ano, at dahil sabi nga, may mga kawani ka na dapat mabuhay, syempre kailangan mo rin namang mabuhay at ma-maintain mo naman yung iyong, sabi nga, estado ng pamumuhay. Kaya't nakakalungkot, ano, higit lalo nga yung mga binabanggit natin mga hotels and motels businesses. Anyway, it's 11 minutes past 6 o'clock, mga kaibigan. Ilan pa rin ako sa mga pangunahing pagsasabi ng balita. Yung binabanggit natin kanina, ilang bang inunti, ilang bang bilang na masasabi nating na ibaba ng COVID-19? 16% daw, batay sa report. At 16% from May 5 to 11 compared last week. At yan ay inilabas ng Okta Research Group. At medyo dun sa ibang lugar, particular dun sa mga lugar na pinupuntahan ng ating mga kababayan para pagpasyalan, dumarami yung wika nga natin bilang, particular dyan ho sa Metro Manila, sa labas ng Metro Manila, should I say, yung sa Sambuanga particular, tumaas daw ho, 47%. At siya yung nakapagtala ng pinaka maraming infeksyon. Samantalang sa Puerto Princesa naman sa Palawan ay 35% na isang linggong pagtaas ng kaso, ng 60 kaso kada araw bukod sa Batangas City at Cagayan de Oro City. Kaya't medyo yung pangangatin ng inyong talampakan para maglakbay, sabi nga natin mag-explore sa ibang lugar, medyo pigil-pigilin natin. Kung pagtatanong ninyo pamamasyal at pag-explore sa ibang lugar, lagi ako nakasabit dito kay Lakay Rolly Gonzalo pag kami may mga lakad dun sa liga ng mga broadcaster, dahil meron siyang proyekto nung siya ang pangulo pa nung sabi nga natin dun sa press club, pinupuntahan namin nila Lakay yung iba't ibang mga probinsya para bukod sa pag-research, syempre kasama na yung doon sa journey, yung pag-oobserba doon sa cultures and movements ng ating mga kababayan sa provinces,
Eh ngayon wala, kaya malungkot itong silakay. Wala kaming lakad ni Kuya Lando. Anyway, it's 30 minutes past 6 o'clock mga kaibigan. Ilang pa rin ho sa mga pangunahing paksa ng mga balita at impormasyon. Mamaya subukan din natin maghingi ng update sa Department of Health. Pero kahit pa paano, ay yun nga, to make it short, yung ating bilang ng mga nagkaka-COVID ay medyo bumababa, downtrend ang wika nga. Dahil yan sa siyempre dun sa pagsunod natin sa protocols. At the same time, ay nag-roll out na nga, tumakbo na yung pagbabakuna at nasa 2,539,600 plus. O sabi nga, kulang-kulang na sa 2,540,000 yung bilang ng mga nabakunahan kontra COVID-19. May maganda ho yan. Mabilis, ano? At kung ituturing dun sa tinatarget natin, beyond target tayo. At yung bilang ho, mga kaibigan, na nabanggit ay 514,655 pa lang yung fully vaccinated. Pag sinabi kasing fully vaccinated, yung nakatanggap na ng dalawang doses ng bakuna, ano ho? Partial yung unang dose pa lang. At tama yung binabanggit ni Lakay kanina. Dumami, at saka ni Mayor Marcy Teodoro kanina, pinakikinggan natin, dumadami na yung mga nagpapabakuna kasi yung mga nauna, inobserba nila, buhay pa. Malakas pa at medyo sumigla ang pangangatawan at sabi nga natin pumanatag ng kaisipan. Kaya ngayon, wala naman palang masamang epekto, papabakunan ako. Ayun. Kaya ganun talaga ang ugaling Pinoy. Ikaw muna. Pag medyo delikado at may natigok, ayoko. Pero ngayon medyo dumarami sapagkat nakita nila yung wika nga natin benefits ng iba. Pero hindi pala ganun kadali yan na uupo ka dun sa bakunahan. Hindi, ano. May proseso pala yung pagbabakuna. Una, pupuntahan yata kayo ng mga municipal or city health officers. Katapos, interviewin kayo. Are you willing na magpabakuna? Pag kayo willing, hihingan kayo ng ilang partial details ng inyong, sabi nga, health system sa katawan ninyo. Kung ano ba inyong nararamdaman. Pag wala kayong mga comorbidities at okay kayo, wala kayong dinaramdam, isasama kayo dun sa listahan. Ayun. Pag nakalista na ho kayo, bibigyan kayo ng schedule kung kailan kayo magpapabakuna. Ganun. Parang si Kuya Victor, tapos na ba si Kuya Victor? Oo. Isa na lang din, tapos na yata. Kuya Victor, morning! Meron pa isa? Meron pa siya isang bakuna? Oh. Sabi niya, pag natapos na yon, papasok na ako dahil pagpasok ko dyan ay medyo kampante na ang aking kalooban. Pero hindi ako Superman. Wika nga, nag-iingat na si Victor De Leon Lima sa kanyang sarili. Wika nga naman, tama lang naman. Ano? May sabi niya, hindi na tayo bumabata. Mm-hmm. Sabi nga, ano yung kasabihan? Iingatan ka ng Diyos kung pag-iingatan mo sarili mo. Alright. Babalik ko kami mga kaibigan. Full of Standard Time. 16 at kalahating minuto makalipas po ang 6 o'clock ng umaga. IC! Sa alas sa East! IC! Sa alas sa East! At patuloy nga po tayo sa paghimay sa mga pangunahing balita at impormasyon ngayong araw, May 13 mga kaibigan, para sa ilan nating mga kababayan ay oras de peligro na ho ito, araw de peligro sapagkat may sweldo na sana daw yung ibang mga kumpanya at korporasyon at mga may inaasahan pa sa kanilang kinselas katapusan dahil wika nga kapos na naman ang sinasabi ng ating mga kababayan. Anyway, napapansin nun siguro yung himpapawid sa araw-araw, may pagilan-ilan na tayong salimpapaw na nakikita. Lalim naman nun. Eroplano, no? Matatanda tawag sa eroplano, salimpapaw. Meron na mga eroplano, ang pangilan-ilan lumilipad. At yan ang i-report ni Patrol 45 Raul Esperas. Sweeper flight na isagawa na raw ngayon. Gandang umaga, 45, Karaul. Good morning. Good morning. Ayun na. Apat na sweeper flights ang naisagawa nga sa ating paliparan. Una ay ang Cebu Pacific Flight 5J643 na patungo sa Puerto Princesa galing ng Maynila. Sinundan ito ng PAL Express Flight 2P4997 na patungo naman ng Zamboanga. Ang pangatlo ay ang
Cebu Pacific Flight 5J62 na patungo ng Dumaguete, at ang pang-apat ay ang PAL Express Flight 2P4453 patungo naman ng General Santos City. Ang mga ito ay aprobado ng mga local government unit at sa pagkakoordinasyon ng IATF, sakay ang mga locally stranded individuals o LSI at mga OFW na kamakailan ay umuwi sa ating bansa. Tangan din ng mga pasahero ang mga negative result ng kanilang RT-PCR test para mapayagan na makabalik sa mga nabanggit na probinsya. Raul Esperas, Patrol 45, Laguna sa Pinamay Todo Lakas, DWIC. Thank you, 45. Karaul Esperas sa kanyang latest report mula po dyan sa paliparan at naugnay sa mga sweeper flights. Ano? Samantala, maraming mga offices ngayon, whether public offices at private offices ang sarado dahil nga sa holiday at pagunita sa Idol Pinier, kaya medyo, wika nga ay marami ho ang nagpaplano ng kanilang activity for the day. Medyo maiba pang pamilya yung iba na kasama nila ngayon sa oras na ito. Meron hong low pressure area, mga kaibigan, meaning namumuong sama ng panahon, di pa man ganap na bagyo. Yan ay nandyan sa area ng Mindanao, particular sa Davao City. Bakit ito yung hinatid ni Pareng Alex? Ayon sa PAGASA, ang sentro ng bagyong Krising ay namataan dyan sa may silangang bahagi ng Davao City, at pinakamalakas na hangin taglay nito ay 45 kilometers kada oras, at yung gustiness niya 55 kilometers per hour. At mamaya ho i-update namin kayo sa lagay ng bagyong Krising. So better yet, kung wala naman kayong pupuntahan, nandiyan kayo sa mga tahanan nyo ngayon, stay at home muna, at nang sa gayon maiwasan yung inconvenience habang kayo nasa sa labas, tapos biglang bubuhos ang ulan. Ano? At medyo pagganit mga pagkakataon, matagal, sabi nila, nakakasawa na nga sa bahay dahil nandito lang kami. Oh. Pwede bang makalabas? Di pa nga ho. Yun ang aalamin natin within this weekend sa magiging desisyon ho ng Metro Manila Mayor sa pamamagitan nga ho ni Chairman Benhar Abalos, tinatawagan natin. Maya-maya baka makapagbigay ho sa atin ng update. Ano ho? At well, ganun talaga. Yung ating mga government official, magkaminsan ay medyo parang nahihirapan ng sumagot at sumagot sa katanungan ng ating mga kababayan. Pero yan ho yung mandate na hiningin nyo sa ating mga kababayan, ang maging public servant. Ano? Kaya pag natatawagan ho sana kayo, ay pakisagot lang ang inyong mga telepono. Samantala, medyo ito hong napag-usapan natin the other day, tinotoo na ng PACC Chairman Greco Belica yung pagsasampa ng kasong graft and corruption sa pamunuan ng pamunuan ng PACC dito kay National Electrification Administration Administrator Edgardo Masongsong. Masongsong, hindi Masangsang. Iba yung Masangsang. Ka-winner talaga. Oh. Masongsong. Oh. Yun lang, may naamoy na Masangsang doon sa kanyang trabaho. Kaya siguro, may naamoy lang na Masangsang o katiwalian doon sa kanyang pagganap sa trabaho. Sabi ni Chairman Greco Belica, na-interview natin kahapon ba? Yes, natin na-interview. Di ba kahapon sabi niya, sasampahan natin ng kaukulang kaso. Ba, tinutuon na pala pagdating ng hapon. At kaugnay ng pagpayag doon itong magbigay ng kontribusyon o ambag ang electric cooperatives para sa pangangampanya ng isang partyless group noong halalan 2019. Ako, marami na naman daw ganyan ngayon. May nakita ako sa social media ngayon, sa Facebook, sabi uso na gapangan. May mga nakalarawang mga memes dun sa Facebook na nakagapang, gumagapang dun sa harap ng gate, may inaabot na sobre. Yun, ibig sabihin mag-i-election na. At gait ni Belica, bagamat batid ni Masongsong ang naturang kontribusyon, hindi pa niya rin daw ito ipinatigil. Kaya't medyo sabi ni Chairman Belica ng PACC, merong probable cause o sapat na basihan na pag-aralan ng ombudsman alamin kung may pagkakataong litisin o malitis at sabi nga natin ma-prosecute kung di man itong official ng National Electrification Commission. Naku, may mga ilan pa rin mga personalidad
nasa kabila ho ng wika nga natin eh, paghihigpit at mga matatalim na salita ng Pangulo laban sa katiwalian, nakukuha pa rin gumawa ng ganyan mga kabuktutan, ano ho? Bagay na nakapanlulumo, wika nga. Anyway, sa ilang pa ho mga pangunahing paksa ng mga balita, ito, tinitingnan ko yung ilang mga lumalabas na balita ngayon sa social media, particularly, dyan na ho, sumisilip yung ating mga kababayan, yung diary sa umaga, wala nang dinaganong pinapansin, kundi yung kanilang mga telepono, lalong-lalong na yung mga kabataan, nakita nyo sa umaga, nakatalokong ng kumot pero may liwanag sa loob, nagsiselfon. At maganda yung mga panalangin ng ating mga kababayan. Si Senator Bongo nagbigay na rin ng kanyang statement. Sabi niya ngayong Idel Fitir, naway mamayani ang bayanihan at malasakit sa bawat isa. Magtulungan at magkaisa po tayo upang sabay-sabay nating malagpasan ang pandemyang ito at makamit natin ang isang malusog at masaganang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Muli isang maligayat makabuluhang Idel Fitir sa inyong lahat. Id Mubarak, sabi ng tanggapan ni Senator Bongo na ipinarating po sa atin. Salamat po. At ilan pa rin ho sa mga kaugnay na ulat, marami pa rin dapat daw ipagpasalamat dahil sabi nga sa hinabahaba ng ECQ, heto tayo, malakas at malusog pa rin, manalangin daw at magpasalamat kahit papaano, haibo pa tayo, haibo, buhay pa tayo mga kaibigan. So, kahapon Lindol, ano? Hindi, naramdaman niyo ba kahapon ni Lindol? Si Kuya Winner, akala niya may gumagalaw doon sa kanyang upuan, sanay kasing nagkukuya ko, hindi niya naramdaman. Nasa likod niya kami, kami nandiyan sa may desk. Si Sir Eli, malakas ang pakiramdam sa ganyan. Tumayo, Sir Eli, para akong nahilo. Lumindol na. Tignan nyo nga, lumindol siguro. Lumindol nga. Okay. Saglit lang naman yung pagyanig. Hindi kamukha nung naunang lindol nung nakalipas na buwan, di ba? Naalala mo yung nanditong gumagalaw yung mikropono kahapon, hindi gaanong kalakasan. 5.8 ito ang naitala kahapon. Anyway, ito ho, mga kaibigan, mga karagdagang pangpaksa ng mga impormasyon at balita. Yung atin po namang mga kababayan, mga pasaway, ano ba naman kayo? Hindi ba magbabago yung inyong attitude na ginagawa? Ano ho? Sapagkat may mga bahagi ng tren ng MRT3 ang may pinununan naman ng mga bandalismo. Jesus Mario, si Pilot, yung mga kababayan. Pag nahuli mo naman eh, kala mo kaamong tupa, ano? Pinagsisikapang malinis yung ating mga utilities na ganyan. May ilang mga pasaway na talagang hindi matutulog. Sakit daw yun, hindi ba? Sabi ni Dr. Camille, sakit daw yung mga ganyang mga mahilig sa bandalismo. Talagang nanginginig ang mga katawan niya kapag hindi nakalabas at hindi nakapag pang salaula ng lugar. Parang ganun, hinahanap ng katawan nila at parang meron silang sort of contentment at compliment na nakikita sa katawan, nararamdaman sa katawan. Pag nakikita nila, sinulat nilang kahit ano sa isang lugar. Yung pala, akala ko dati ordinary yung pang ano, sakit pala yun. Di ba, minsan makakakita ka ng pader, may mga ekis, kung ano-ano, parang yung pala ay may tama na pala sa utak mga gumagawa. Akala ko mga militante lang gumagawa na. And yung pala ay isang implikasyon na may problema sa attitude yung ilang mga gumagawa yan. Anyway, balik tayo dun sa ilang mga karagdagang pambalita. Yung AstraZeneca, yan yata yung pinili ng Ciudad Maynila. At yung kanilang rollout ng bakuna ay magsisimula na. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 5, Aya Yupanko. Kuyang! Paturukan mo na rin ang bakuna yung radyo mo. Alam mo naman, oh. Napapahiya ka dito sa radyo ito. Good. Nakala, baguhan kang reporter. Yun. Oh, nag-miss to na kang input, sir. Okay. Magandang maliwalas na umaga, Director Edwin. At doon sa ating mga kapatid na Muslim, magandang umaga sa inyo, Idel Fitir. Pagdiriwang ng katapusan ng Ramadan ngayong araw na ito. Hindi lamang ceremonial rollout ng Pfizer vaccine ang arangkada ngayong araw sa Santa Ana Maynila Hospital. Sa anunsyo ni Manila Mayor Isko Moreno, ngayon na rin,
ang pagsisimula ng second dose vaccination ng lungsod gamit ang AstraZeneca sa ospital ng Maynila. Ginawa ni Yermi Cois ang pahayag matapos na matanggap yung unang kinalampag hinanap na share ng Maynila sa bakunang dumating pa noong araw ng Sabado. 1,120 doses ng AstraZeneca ang ituturok ngayon, Edwin, sa ng LGU sa mga una nang nabakunahan ng nasabing brand sa A1 hanggang A3 categories. So, si Baring Vic kasama na rito sa tuturukan ng second dose ng AstraZeneca. Samantala, doon sa mga vaccination sites dito sa lungsod ng Maynila, maaga pa, nakapila na yung ating mga nga magpa ano kapila yung alin. Napaturo, sabi ni Kuya, paturo ka muna rin ito ng bakuna. Alright, nawala ba? Hindi na makakabalik? Sandali, i-cambio natin yung kanyang communication line. Philippine Standard Time, alas 6:30 ng umaga. Alas 6:32 na ng morning. At eto na, medyo siguradong hindi na init ulit dito ni Patrol 5. Bumambi na tayo. Kaya, come back. Radyo na ito talaga. Oo. Address ka. Naminipis ang buho ko rito eh. Alam ba, parang yun na. Ayan pa isa. Okay to. At dito sa lungsod ng Maynila, tulad nga nung report ko siya kanina, na yung AstraZeneca ay tuloy-tuloy na ang pagtuturok doon sa ating mga kababayan. Sa ibang mga vaccination sites, particular dyan sa Ramon Magsaysay High School, ano, sa España Boulevard, sa Sampaloc, 2:30 pa lang, maniniwala ka ba, Edwin, na 2:30 pa lang, nakapila na yung ating mga kababayan para mauna sana sa matuturuan itong AstraZeneca. Pero nagkamali sila, mas maaga. Yung iniisip nilang oras para mas maaga silang maturuan, sabay-sabay pala. Kaya tambak na ang mga kababayan natin na nais magpaturok ng COVID-19 vaccine ngayong umagang ito dito sa Ramon Magsaysay High School. Yan ang ating kabuang report. Patrol number 5, pangalan ko na kulad. Simple Metro Lakas, BWI. Ayun, medyo kahit pa paano, kamalaman na si Kuya Aya. Naihatid din yung kanyang reports ng malinaw, maliwanag, klaro. Ayun. Alright, good morning kay Ka Arman Dean Nukum. Isa sa mga pamosong editor, writer, columnist ng Inquirer. At lagi nakatutok din sa atin, nakikinig sa atin ngayon at nagka-chat kami kagabi. At sabi nga, hindi na tayo bumabata. Kaya ang kanyang pinagkakabalahan ngayon eh, bukod sa pagsusulat wika natin eh, pagkakumpahan ng kanyang mga stories, eh, business. Yan, salamat. Inspired daw siya kay Boss Edgar Cabagon eh. Si Arman Dean Nukum. Ng Philippine Daily Inquirer. Anyway, sa ilang pa mga karagdagang mga paksa ng mga impormasyon at balita, ngayon naman ay holiday, kaya medyo sabi nga hindi natin didiin na lang at hindi yung ating mga panayam. Actually, mukhang nag-holiday din yung ating mga government officials eh. Lahat ng tawagan ni Hias eh, kung di sagutin ay unattended yung kanilang mga telepono. Anyway, si Ginoong Ramon Ang ay nagbigay din ng kanyang hayagang statement at ito'y kaugnay ng tuloy-tuloy na paghahanap ng sabi ngayon makahulugang kaparaanan para maikonekta yung ating nagihikahos na mga magsasaka around the country patungo dyan sa mga komunidad sa kanilang mga infrastructure na pinagagawa at kahit pa paano daw nakatulong itong SMC sa pagsusupply ng may 1,000 kilo na mga sariwang gulay
barangay at mga produkto, over 500 families from Barangay Pansol and Balaras sa Quezon City. At itong mga pagkain ito ay sabi nga ay ibinahagi dyan sa World Diliman Community Center na silang bumibili ng mga surplus crops mula sa mga magsasaka para sa pandemya. At sa pamamagitan niya nito, sabi ni Ginoong RSA, we are able to help sustain farms by redirecting excess produce to families in need. At siya nagpapasalamat dyan sa mga lupon mula sa Bulacan, Bulkwater and MRT 7 for volunteering their time, sa kanilang mga partner sa MWSS for spearheading and allowing us to be part of the worthy cause, sabi ni Ginong RSA. Pinaabot sa mga kinaukulang binanggit natin. Okay, sa ilang pang mga paksa ng mga balita, sabi nung isang nag-text, tumigil na sa bangayan at sama-samang magdasal. O, sabi yan ni Kuya Rene Tichanko na idolo din natin at ngayon ay paparitirado na rin na mamamahayag sa radyo at nagsusulat na lang paminsan-minsan sa mga pahayagan at sa social media. Sabi niya, sa totoo lang, kailangan ng bansa at mga Pinoy to take a break, alang-alang sa bansa, magnilay at tumigil muna sa mga sagutan at paliwanagan sa mga usaping katulad ng West Philippine Sea at iba't iba pang mga controversial na issue. Well, marunong na magbasa yung ating mga kababayan ng estilo ng mga politiko, lalong-lalo na alam nila yung mga merong political interest sa mga binibitiwang pahayag. Mm-hmm. At yan ay bahagi ng sabi nga ay papalapit na political season. Sabi nga ng mga eksperto sa negosyo at sa ganitong kalakaran sa politika, last quarter of 2021, eh mararamdaman na ninyo at makikita na ninyo yung ating mga manliligaw na mga politiko. Ha? Alas 6:38 ng umaga. Samantala, nag-text si paring Alex. Sabi ko na sa inyo, hindi ako matitiis nito eh. Eh, sino ba naman ang hindi magkakatiisa kundi yung parehong tisoy? Ha? Sabi niya, paring Edwin, wala muna ako bukas ha. O, ngayon lang dumating yung text. O, ngayon lang. Need to be with my wife early for personal errand. Thanks. Ay, talaga. Eh, commander mo pala. Wala kang magagawa dyan pag sinabi ng commander-in-chief. Lalo na pag hindi ngumingiti si Ateng. Eh, talagang susunod si paring Alex. Go ahead. Eh, walang problema. At tayo naman eh, naririto pa rin at nakabantay naman. Kaya si paring Winner, eh, okay din naman. Take your time daw. Gandang umaga pa rin sa ilalat yung mga taga-subaybay. Naku, sinisilip natin itong ating mga nagtetext sa ngayon. Alam niyo, pagprograma ni paring Alex eh, medyo wika nga natin, marami talaga siyang follower. Pagkamansan yan, ang mahirap pag tayo eh, wika nga eh, nagpipinch it, hindi natin makuha yung estilo ng ating papalitan. May mga kababayan tayong metikuloso. Kaya sabi nga natin, hindi naman natin makukuha lahat at makukumbinsi kayo. Ano? Si Senator Dick Gordon ay nagpapaabot ng pasasalamat doon sa kanyang kaibigan na si Secretary Teodoro Teddy Boy Locsin dahil dito sa pagbibigay pagkilala sa pagsusumikap ng mga Red Cross volunteers through the years sa pagtulong at pagbibigay ng ayuda at assistance sa ating mga kababayan. At ito ay kaugnay ng inilabas na pahayag ng ating kalihim ng DFA na dating natin kasama dito sa DWIC sa Carambola in particular. Nagpapaabot siya ng nag-uumapaw na pasasalamat sa Philippine Red Cross, particularly sa team nito, mga board members, officials, staff and volunteers sa pagbibigay ng kanilang wika nga natin panahon, tulong at pwedeng masandalan sa panahon ng sabi ng kalamidad. At yan ay sinulat ni Teddy Boy Locsin patungo sa tanggapan ni Senator Gordon. Our country will need the Philippine Red Cross even more in capacitating our communities and strengthening their resilience and responses to crisis and emergencies. For the PRC, the work is not done, the battle not yet over, the fight goes on, the spirit never dies,
rest assured that the Filipino nation is behind you. I, my family, the DFA, are grateful people. Ayan. Di, kaya tuwa yun. Nabasa ni Senator Dick Gordon. Kaya sabi niya ay kahit salamat kay Teddy Boy at kahit pa paano, kadalasan batalimandila niya si Teddy Boy, pero pagdating sa atin sa Red Cross ay nabibigyan tayo ng pagkilala at papuri. Mm-hmm. Alas 6:41 na mga kaibigan, tuloy-tuloy ang hataw ng mga balita at impormasyon. Maya-maya lamang sisilipin natin yung ating live broadcast sa Facebook para makita din naman natin yung inyong mga reaksyones at magkamisa kasi bumibigay yung ating signal. Pero makita natin yung inyong mga reaksyones sa ating broadcast, sabay malaking bagay po yan na kay aming mababati. Ito, ang dami na pala. At tinatanong tayo. Si Ka Julio Lim, gandang umaga po. Nesty Delica Zara, blessed morning Ka Edwin, DWIC. Tapos si Luchi Melchor, ikaw kuya, kailan schedule mo sa bakuna? Ay, wala. Hindi pa ako nakakapagpapaschedule. At wala naman akong nararamdaman para magpabakuna. Pero sabi nga nila, record ba? Record, hindi naman nire-record, di ba? Unless otherwise may magbigay sa atin at ano, pero I doubt it, parang ayoko muna. Tapos si Lala Loves Me Amor, Ohio morning po, listening from Japan. Maganda itong pangalan mo, Lala Loves Me Amor. Baka mamaya awayin ka ni Marie. Andrea Jong, Francisco Pardo, and Lucy Melchor ay nakikinig. Si Francisco Pardo, si classmate ito. Anyway, ilan pa rin sa mga karagdagang paksanang balita, mga kaibigan. Ito, sinisilip natin. Nakatakdang tatanggap ng bireta o yung pulang sinusuot sa ulo si Archdiocese Manila ka Cardinal Jose Advincula sa darating na May 28. Uy, papaabot ho ng ating pagbati, ano? At sabi nga ay best wishes dyan sa ating mga bagong opisyal na simbahan, particular sapagkat itong nakalipas na tatlong araw magmula Lunes hanggang Miyerkules, yung aming big boss, sa dami ng kanyang mga kinakaharap, pero sa umaga dito dumadaan sa DWIC. Ha? At talagang kahit papaano, just to make us informed sa mga nangyayari, kasi alam niyo siyempre yung business community, binabalitaan tayo ng aming big boss, D. Edgar Cabangon, sa mga nangyayari. At salamat naman, kahit papaano, sabi niya, marami pa rin tayong dapat ipagpasalamat. We should be thankful sapagkat still, nakasurvive tayo, pero marami tayong kasama sa, sabi niya, business circle, ang medyo talagang naghahansap na muna. Eh kaya lang, talagang yung diwa ng public service ay hindi mawawala sa atin at kinakailangan natin ituloy ito, sabi niya gano'n. Ano. At ilan pa ho sa mga karagdagang mga balita. Pagka ating sinisilip ngayon, ilalabas daw ng pamahalaan yung listahan ng mga individual na ibibilang sa mga terorista sa bansa. Aba, ay, take note of this, ha? Maging listo kayo sapagkat baka yung mga grupong sinasaniba ninyo o sinasalihan ninyo, akala ninyo ay for the great purposes, yun pala ay mayroong mga hidden agenda at may mga pagkilos na labag sa batas, eh, sa halip na kayo mapakinggan kung saan kayo mapunta, no? Bakit ayaw magtuloy nung pagbinuksan ko, ayaw magtuloy yung pagbubukas ng page natin? Anyway, ilan pa rin sa mga karagdagang balita, babalik kami ni Kuya Winner, Philippine Standard Time, alas 6:45 na ng umaga. Oy, sandali, yabol natin. Ayan gana ho sa linya natin si Secretary Francisco Duque III. Secretary, magandang umaga po. Hoy, magandang umaga sa iyo, Edwin, at lahat ng inyong mga taga-subaybay. Opo, long time no here, pero alam namin tuloy-tuloy ang inyong ginagawa. Pero dito sa ating pagtutok sa COVID-19, headline natin later on sa ating balita, maidadagdag natin itong interview na ito. Medyo maganda, sir, ano? Bumababa yung ating trend, tama po ba? Tama po kayo. Dalawang araw ng sunod na 4,000 tayo, 4,000 plus na lang, below 5. Ano ho kaya? So, sana ito magtuloy-tuloy, ano? Ano ang magiging, sabi nga, particular na nakikita niyong batayan ng pagbaba na ito, Secretary?
Well, yung ginagawa ng ating national and local government, ano, yung pagsunod ng ating mga kababayan, tinaigting na minimum public health standards, nakita natin na na sumusunod na sila at ang enforcement maganda ng DILG at ng kapulisan. So nakikita natin na yung mga sumusuway doon sa mga pagsunod ay nagkakaroon ng mga penalties, no? Mm-hmm. So ngayon nakakatulong yan sa paghinto ng kalat na, at bumababa ang ating kaso. So sana mapagpatuloy ito para maabot natin yung pre-surge level ng mga 2,000 a day lang. Mm-hmm. Sa buong Pilipinas at sa Metro Manila, mga less than 500 a day. Yun. So itong binabanggit yung naging batayan, ibig sabihin yung ating mga kababayan, nahirati na o nasanay na doon sa protocol tulad ng papaalis na ng bahay, babalik pa, nakalimutan yung face mask, something like that, ano po? O tumpak, tama yung sinabi mo. At kailangan talaga, yan lang po ang ating taglay na protection ngayon. Ano? Yung pagsunod sa minimum public health standards at saka yung sinisiguro mga lugar na pinupuntahan may sapat na ventilasyon o daloy ng hangin. Mm-hmm. Iwasan yung mga kulob na lugar, lalo na yung mga naka-aircon na mga kulob, no? Mm. Dyan posibleng magkaroon ng hawaan. I see. Pero meron hong dalawang bagong kaso na na-detect daw, India variant ba yan, something like that. Ano ho ba masasabi niyo dito, sir? Ito pa'y dapat pangambahan? Ito yung B1617, ano? 0.2. Mm. Na una natin natuklasan ito doon sa dalawang sea-based OFWs mula sa Oman at saka sa UAE. Mm-hmm. No? So, syempre, kinakailangan natin, alam naman natin kung ano nangyari sa India. So, pag-iingatan natin ito sa pamamagitan ng mas mahigpit na border control, yung pagpapasakatuparan ng ating 14-day strict quarantine and isolation period sa mga lahat ng mga parating, ano, ng mga biyahero at testing on the 7th day. At kapag negative siya, tutuloy pa rin ang kinakailangan quarantine period after 14 days. Ayun. So, ito hubang bagay na ito, agad nating matutugunan at kung sa bagamat nag-aalala tayo, unlike dun sa unang bugso ng COVID-19, itong mga bagong variant ito, at least trace na natin at kaya na nating mahadlangan, ganun ba, Secretary? Oh, mukha naman mahadlangan talaga ito. Sa nakikita naman natin ngayon, ang pagbaba ng mga kaso, ibig sabihin, kasi yan naman, kahit na anong variant, UK variant, mm-hmm. South African variant, Indian variant, ang protection yun pa rin eh. Mm-hmm. Paigtingin lang at intensify, no? Lahat mm-hmm. ng ating prevention, early detection, aggressive testing, responsive quarantine isolation, treatment, at reintegration, yan ang ating limang pamamaraan para maputo lang kadena ng hawaan at madurog ang mga pagkumpul-kumpul ng mga kaso sa mga komunidad. Uh-huh. So ang mga LGUs ay pinasasalamatan ko dahil kanilang piniigting ang mga pamamaraan para mahinto ang mabilis na pagkalat ng COVID-19. Lastly, mag-digress lang ako sa ibang issue. Yung bakuna, sir, noong una, namumroblema tayo, ang tagal dumating ng bakuna at sabi mo nga noon, konting tears lang, darating yan, at dumating na nga, at ito ngayon, bumugso, nagulat naman yata, mukhang, ano ba ito, yung may mga lumalabas na balita na malamang magka-overstock yung ating mga medical supply sa mga warehouses ng health department. Ano na ho ba ang update natin dito sa dating ng bakuna? Meron ba talaga mga pagdating yan, agad na may ilalagay sa tamang lalagayan muna at hindi ma-expired? Wika nga. Oo, gagamitin natin kaagad. Itong tinutukoy ng mga ilan na reporters, yung AstraZeneca, mm-hmm. no, na dumating yung 2 million, more or less. Yung 525,600 yan, ituturok na yan doon as a second dose. Mm-hmm. Naalala mo noong March, noong unang dating ng AstraZeneca, di ba? So ginamit natin yon as first dose. Ngayon, magantay tayo ng mga 12 weeks bago turukan ang ikalawang dose. Bakit labing dalawang linggo or 12 weeks?
dahil yan ang nakita na pinakamataas na ibibigay na proteksyon ng bakunang AstraZeneca. So ngayon, 1.5 million, ibibigay na rin natin yan as a first dose. Hindi na natin nahahatiin yung 1.5 million para sa first and second dose inoculation. Bagkos, ibigay natin lahat sa first dose kasi nga, June 30 mag-expire yung iba naman mag-expire ng July. Mm-hmm. So kaya naman ito maubos kasi kung nakakapag 70,000 jugs tayo per day, no? Mm-hmm. At kung meron ka 1.5 million na mag-expire by June 30, mm-hmm. ibig sabihin ay sa mga 21 araw, mauubos mo yun. Uh-huh. So may panahon. Mm-hmm. Sir, na-resolve na ba yung issue na ano magkaibang bakuna po? Yun ba uubra? Hanggang ngayon ba medyo may problema pa doon na pag nagpaturukan ng AstraZeneca, the second dose should be AstraZeneca too? Oo, kailangan talaga AstraZeneca pa rin, ang second dose. Kung ang first dose AstraZeneca, kailangan pareho pa rin. Pero pinag-aaralan na kasalukuyan yung mixing. Yun nga, mixing and matching ng mga bakuna. Lastly, kayo kahit sa napaka bigat yung trabaho, nadadalo nyo pa yung ilang mga ospital. Kamusta naman ang moral ng ating mga health workers, particularly, sir? Eh, well, tinutugunan ng ating pamahalaan national ano, ang kanilang mga hinain at kanilang mga kagustuhan at tayo naman ay tumutunay sa gitna nila at ng ating DBM at Office of the Executive Secretary yung kanilang mga hinihiling ay ating nirekomenda naman para magkaroon ng approval. Ibig sabihin, may tuturing ding blessing in disguise yung nangyaring ito. Nakita yung napakalaking kahalagahan ng ating mga healthcare workers magmula sa pinakamababa nga sa mga sabi nga natin mga doctorates sa sir. Edwin, talagang napaka sila ang ating mga frontliners, no? Healthcare workers, frontliners, na malaki ang kanila na iambag sa ating tugon sa pandemyang ito, lalo na sa pangangalaga ng mga nasa ospital, mga may severe to critical cases, ano, at sila nakapagsasalba ng buhay, lalo na yung mga matatanda na alam naman natin sila yung pinaka sensitibo, pinaka-vulnerable sa mga nakamamatay na komplikasyon ng COVID-19. Mm-hmm. So, salamat. Ako po yung papasalamat sa kanilang lahat, sa ngalan ng buong Interagency Task Force and DOH, at sa lahat po ng ating mga pasyente na sila po ang natulungan na kalinga at nasalba. Ayun. At napagaling. Alright. Secretary, baka meron akong di naitanong. Gusto niyo i-address sa ating mga kababayang nakikinig from the DOH. Secretary, nasa inyo po pagkakataon, sir. Maraming salamat, Edwin, at nakikiusap po ako sa ating mga kababayan na ipakita po natin sa maayos na pagsunod ng ating minimum public health standards, wearing of face shield, face mask, yung social distancing na huwag pong iisa isang metro ang pagitan, at ang pinatawag natin pag-iwas sa mga mass gathering, ano po, pag hindi naman kailangan lumabas, huwag lang po tayong lumabas, at kung lalabas naman at hindi maiwasan, siguraduhin, alam niyo na kung ano yung bibilihin niyo at iwasan yung nakababad sa mga lugar dahil posibleng dyan po kayo mahawa, iwasan ang mga lugar na kulob, ano, at yung sa mga opisina, huwag kumakain ng sabay-sabay, kinakailangan ay sa kanya-kanyang lugar ang kain, dahil pagka kumain kayo magkakasama, sigurado yan magkakahawaan din po kayo dyan. Mm-hmm. Dahil pagka kumakain ka, tatanggalin mo yung mask mo, face shield mo, wala ka ng protection. Mm-hmm. Tapos magsasalita pa kayo, magkakapalitan pa kayo ng laway, mm-hmm. Talsik ng laway, ubo, sipon, yan na. Ang umpisa ng kalat. Pero sir, so, kumain sa kanya-kanyang lugar. Yan yung binago na nga sabi nga, parang nasira yung ating bonding, pagmamilya, pagkakaibigan. Pero darating ba panahon na magbabalik yung dating normal na masaya tayo nagkakasalo-salo? Oo naman, darating naman yan. Itatawid lang natin ito itong June, July. Kasi by that time, bulto na lang, dire-diretso ng bulto ng dating ng bakuna. Mm-hmm. At nakita naman natin sa UK, sa US, sa Israel, halos nanunumbalik na sila sa normal na pamumuhay. Mm-hmm. Dahil nga malaki-laki na ang nasasakupan ng kanilang bakunahan. Pero binabasa ko kagabi, Secretary, nga pala, naalala ko bago kita bitiwan, yung pagbabakuna,
kasi akala ang impression ng ating mga kababayan, obligasyon lahat ay kailangan magpabakuna. Pero meron palang mga panuntunan bago ka pumunta sa bakunahan, hindi ka agad pwedeng maupo doon o bakunahan mo, hindi pala ganun ka agad, sir, ano? Ay, hindi. Meron tayong tinatawag na registration and pre-registration. Mm-hmm. Kailangan na malaman din, may mga proseso yan, ano, hindi ka basta-basta darating doon, walk-in, yun ang sinasabi mo, walk-in, eh, hindi po basta pwedeng ganon lamang, kinakailangan ay magpalista, magkaroon ng master list. Ayun. Yung master listing, yun po ang mahalaga dyan na binubuo ng bawat pamahalaan lokal. Ayun. Para maayos ang pagbabakuna at hindi maantala, hindi masira ang bakuna, at hindi rin magkagulo. Dahil alam mo, Edwin, ang bakunahan ngayon, masaya na. Kasi kailangan mo pa rin yung minimum public health standard. Yes. Diba? Hindi naman ito para ka nagbakuna ng oral ng polio o kaya ng measles. Hindi naman ganun yan. Ito talaga, pag-iingatan mo pa rin ang mga pagbabakuna, yung minimum public health standards ay kailangan intensified. Hindi mo pwede magsiksikan kayo doon. Ako muna. Hindi pwede. Kasi alam na ba natin, Edwin, kahit na nabakunahan ka, pwede ka pa rin mahawa at makapanghawa. Ayun. Buta nabanggit yun. Yun. Oo. Pero, hindi naman dahil ganon, hindi ka naman papabakuna. Dahil mahalaga dito, ang bakuna kasi, makakaiwas nung tinatawag natin severe cases, no? At maiwasan ang pagpapahospital, maiwasan ang pagpanaw. So, yun ang bigat ng halaga ng pagbabakuna. Pero, hindi pwedeng dahil nagbakunahan ka na, maguluwag ka na. Di ba? Hindi pwedeng magiging... Kasi siyempre, sa bahay mo, halimbawa, ikaw nabakunahan, may mga ibang matatanda. Mm-hmm. O di ba? Mm-hmm. Ang magulang mo. O pwede pong mahawa rin yung mga yan. Yes. Eh, kung hindi pa rin naman sila nabakunahan. Ngayon, pagka nabakunahan ang malaking porsyento ng populasyon, yun, iba yun. Ayun. Okay yun. Ayun. Yung herd immunity. Ang galing. Butet, galing mismo sa kalihim ng ating kalusugan, mga kaibigan, ang naririnig nyo. Sir, maraming salamat. Maraming sa dami namin, tinawagan dahil holiday, wala sumasagot. Buti ikaw ang sumagot. Hindi, may trabaho tayo. Salamat, wala tayong trabaho. Dalawa na Biyernes, dalawa na Lunes. Eh, nagmo-monitor si Presidente. At least, si Kiko, nag-sumasagot sa tawag. Wala ka, Sir Moon. Thank you, sir. Salamat. Maraming salamat po. Secretary Francisco Duque III ng Department of Health, ating nakakwentuhan, mga kaibigan. Philippine Standard Time, a minute bago sumapit ang alas 7, ang tabayan ng mga balita mula po sa News Center. Ihatid pa rin natin sa susunod na makalipas lang ang ilang mahalagang paalala. I see sa alas 6. Siyempre, di ko kakalimutan. Kalimutan ko ng lahat. Huwag yung sabi ngay araw-araw na pinagsisikapang naririnig ninyo sa ating palatuntunan. Meron pa naman tayo isang minuto at kalahati. Hanapin ko dito yung message ng aming big boss, D. Edgar Cabangon. Mga kaibigan, ito'y food for thought para po naman sa ating lahat. Ano? At ito'y paalala, una sa lahat, ay ngayong May 13. Alam ninyo, napakahalaga ng mga magulang. I realized that nung kapwa na wala na yung aking mga magulang. Ayan naman, paluluhain na naman ako ni boss eh. But anyway, let us love, sabi ng aming big boss, Edgar Cabangon. Food for thought, let us love our parents. We are so busy growing up that we often forget they are also growing old. Have a restful holiday. God bless you all. May 13, 2021. Bossing, salamat po ha. At sa sunod-sunod ng tatlong araw na kasama namin si Boss, nabusog kami sa mga paalala. Pati sermon. Lalong-lalo na ako. Hindi, love ako niyan eh. Pero sabi nga may mga pagkakataon, kita ko si Boss sa nakalipas na tatlong araw dahil nga napaka-stressful ng business community. Minsan nagsasalita, natutulala. Natutulala minsan pagkatapos sa sir. Ako nga pala, yung sinasabi ko. Kasi may kausap din ako na kailangan mapuntahan agad-agad. Anyway, maraming salamat, Ma'am Sharon. Thank you din, ma'am. Si Ma'am Sharon, very supportive po rin sa aming lahat. And of course, sa inyong mga nakikinig, mga kaibigan, mga kababayan, ngayon na yung holiday, sana yung ating oras ay maitunhunin nyo sa kahit paano'y tawanan, ngitian,
kahit pa paano eh, yung problema, sabi nga wala namang problemang walang solusyon, lahat ng problema may solusyon, eh wag ho tayong, wag natin pangunahan ng mga desperasyon, yun yung problema. Kasalip, harapin po natin yan ng may pananampalataya sa Poong May Kapal, at nang sa gayon ay magugulat na lang kayo ba, still I'm alive and kicking. Sa kala ni Engineer Juanel Contino, ako po si Edwin Yusebet, sa kala ni paring Alex Santos, pare ko, keep safe, ingat din kayo sa lakad ng iyong better half. Pabalik kami para sa mga kalipunan ng mga balita sa IC Balita Nationwide pangumaga. IC! IC! Sa alas 6!